So, is he my replacement? Narinig kong sabi ng boses galing sa likuran ko. Gulat na napatingin ako sa nagsalita. Nagulat pa ako na makita ko na nakaupo na sa kama nito si Mr. Carl habang nakatingin sa akin. Mukhang hinang-hina pa ito. Mr. Carl? Akala ko bukas pang gising niyo, sabi ng doktor. Nagtatakang tanong ko dito. I don't take sleeping pills yet, as you can see. Sabi nito na itinuro pa sa akin ang table kung saan naroon ang gamot. Sige, papainumin ko na kayo, Mr. Carl. Sabi ko dito na lumapit na dito. Umupo ako sa gilid ng kama nito at kinuha ang gamot sa table nito. Inabot ko yon kay Mr. Carl. Itinapat ko ang gamot sa labi nito para inumin na nito yon. Pero nanatiling nakatingin lang sa mukha ko si Mr. Carl. Naiilang ako at bigla ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Ibinaba ko ng hawak kong gamot at umiwas ng tingin kay Mr. Carl. Do you want me to go outside, Mr. Carl? Nakayokong tanong ko dito habang napapakagat sa labi. Did you really move on? Mahinang tanong sa akin ni Mr. Carl. Napatingin ako dito. Nakita ko ang lungkot at ang paghihirap nito. Umiwas ako ng tingin dito at tumayo na. Ayoko na kasi magsinungaling pa ulit. Gusto ko na lang lumayo dahil yun naman ang gusto nito. Ayoko na pag-usapan yan, Mr. Carl. Sige po, lalabas na ako. Sabi ko dito na tumalikod na para maglakad na palabas ng kwarto nito. Malapit na ako sa may pinto, isang hakbang na lang nung mapatigil ako. I want you to stay. Narinig kong sabi ni Mr. Carl na ikinatigil ko. Nakakunot noong lumingon ako dito. Nakita ko na nakayuko si Mr. Carl. Tama bang narinig ko, Mr. Carl? Naguguluhang tanong ko. Pero umaasa na sana tamang narinig ko. Tumingin sa mga mata ko si Mr. Carl. Malamlam ang mga mata nito. Tanda na hindi magandang pakiramdam nito. I want you to stay. That's the truth. But I'm controlling myself to make you stay. Pag-amin nito sa akin. Naramdaman ko ang nagbabadyang pagtulo ng luha ko. I feel his pain. Bakit? Bakit mo ginagawa yun, Mr. Carl? Naguguluhang tanong ko dito. Umaasa ako sa magiging sagot nito. Because I love you, Stella. But I'm not perfect for you. Sabi nito na lalong ikinaluha ko. Umagulgol na napalapit ako dito at napayakap sa leeg nito. I can't control my emotions anymore. I want them to be free right at this moment. I don't need a perfect man because the body is perfect. What I need is your love. I love you too, Mr. Carla. Sagot ko dito habang lumuluha. Inilayo nito ang mukha ko sa balikat nito para makita yon. Pinahid nito ang mga luha ko. Can you still love me with my imperfections? Tanong nito sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. Naaninag ko sa mga mata nito ang lungkot at takot. Napakunot noo ako. What imperfections? Naguguluhang tanong ko. Gusto ko lang malaman kung ano ang tinutukoy nito. Can't you love me without asking questions? Tanong din nito sa akin. Tiningnan ko ulit ang mga mata nito. I see in his eyes a so much sadness. Hinawakan ko ang tigkabilang gilid ng labi nito para mag-form ng smile doon. Lumiti ako dito. I want him to be happy. I can love you no matter what. I love you, Mr. Carl. Nakangiting sagot ko dito. Are you sure? Naniniguradong tanong nito. Minitian ko ulito. Yes, Mr. Carl. Sagot ko dito. Hindi naman ito umimik. Nailang pa ako nung bigla itong tumitig sa akin na para bang may gusto itong itanong. What's with the stare?
Kunot noong tanong ko dito, "Are we in a relationship?" Tanong nito sa akin. Napansin ko pa na parang kinakabahan si Mr. Carl sa magiging sagot ko. Napayuko ako at napatingin habang napapaisip. Napakagatlabi ako dahil hindi ko alam kung paano sasabihin. Nakaramdam ako bigla ng hiya. Naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. "Papakipot pa ba ako?" "Stella?" Tawag sa akin ni Mr. Carl na halatang kanina pang hinihintay ang sagot ko. Tumingin ako kay Mr. Carl. Numiti ako ng nahihiya bago tumango na parang robot. Hindi ko kasi maiwasan ang kabahan. Napangiti ako lalo nung makita kong panginginig ng mga mata ni Mr. Carl. "Talaga?" Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango-tango naman ako na ikinangiti nito. Late na akong nakatulog kagabi dahil inasikaso ko si Mr. Carl. At dahil hindi rin ako makapaniwala na in relationship na kami. Kasi late na akong nakatulog kagabi, ay maaga pa rin akong nagising. At ngayon nga'y hindi ko mapigilan ang mapangiti habang nakatingin sa kisame. Naalala ko kasi nang paulit-ulit ang ginagawang pagngiti ni Mr. Carl nung sabihin kong kami na talaga. Hindi ako makapaniwala na ngayon lang ipinakita ni Mr. Carl ang ganong kagandang ngiti. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi kiligin. Napagulong-gulong ako sa higaan ko habang yakap-yakap ang unan ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Napatingin ako sa may paanan ko at nakita ko mula roon ang mahal kong pusa. Nakatingin to sa akin. Nakangiting umupo ako sa kama at masayang kinuhang mahal kong si Milky. "Alam mo ba, Milky? Ang saya-saya ngayon ng amo mo." Nagmiyaw lang ito bilang sagot sa akin. Napangiti naman ako. Niyakap ko na mahigpit si Milky at pinanggigilan yon. "Ang saya-saya ko talaga." Kinikilig na sabi ko sa sarili habang hinahalik-halikan si Milky. Angil na sa akin ni Milky, mukhang di na ito natutuwa sa ginagawa kong paghalik-halik dito. Natatawang binitawan ko na to dahil baka makalmot pa ako. Nang mabitawan ko to, ay mabilis tong lumayo sa akin. Mukhang natakot na sa akin si Milky. Napangiti na lang ako at tumayo niya sa aking higaan para maghanda na sa pagluluto ko ng breakfast. Nag-ayos muna ako ng sarili bago lumabas ng aking kwarto para pumunta ng kusina. Pagdating ko sa kusina ay agad kong sinimulan ang pagluluto. Hindi ko mapigilan ang hindi mapakanta dahil sa sobrang kasiyahan. Nagluluto ko ngayon ng special lugaw para sa aking boyfriend. Napatigil ako sandali sa aking ginagawa. "Boyfriend? Boyfriend ko na ba talaga si Mr. Carl? O nag-hallucinate lang ako?" "Well, hindi naman panaginip ang nangyari kagabi. So ibig sabihin boyfriend ko na nga si Mr. Carl. Ang saya naman." Kinikilig na bulong ko sa sarili. Napangiti na lang ako at muling bumalik sa aking ginagawa. "Mukhang masaya ka yata ngayon ah." "Ay, kalabaw na kinikilig." Gulat na reaction ko doon sa nagsalita sa aking likuran. Tumingin ako sa likuran ko. Sinamaan ko ng tingin si Aiden na siyang nanggulat sa akin. "Are you that happy para hindi mapansin ang presence ko?" Natatawang tanong sa akin ni Aiden. Inirapan ko lang to bago muling bumaling sa ginagawa ko. Narinig ko ang paghila ng upuan ni Aiden. "Is there something good that happened?" May panunukso sa tono na tanong sa akin ni Aiden. "Wala naman." Pigil ang ngiting sagot ko kay Aiden. Napangiti ako ng lihim. Ayoko munang sabihin ditong relasyon namin ng kuya nito dahil hindi ko pa ulit nakakausap si Mr. Carl. "Ah, okay." Parang hindi naniniwala na sagot na lang din sa akin ni Aiden. Hindi ko na lang pinansin to at ipinagpatuloy ko na lang ang aking ginagawa. "Wala ka bang plano na maghanda para pumunta sa school?"
Biglang tanong sa akin ni Aidan. Napukunot noon naman ako dahil alas 9 pa naman ang pasok namin. Napalingon ako kay Aidan at lalo kong napukunot noon nang mapansin ko na nakabihis na to ng uniform. Bakit naka-uniform ka na? Takang tanong ko dito. Kumunot noon naman si Aidan at napapakamot sa batok. Nakalimutan mo na ba? May meeting tayo about sa orch day natin ngayong 7:30. Sagot nito sa akin. Napamulago ako at biglang nataranta. Oh God, hindi pa man lang ako nakakaligo. Anong oras na? Tanong ko kay Aidan. Tumingin ko sa suot nitong relo. 6:30. Sagot nito na lalo kong ikinataranta. Nagmamadali kong hinango ang niluluto ko at inalis ang apron. Nagmamadali akong bumaling kay Aidan nung nasa may pinto na ako ng kusina. Naalala ko biglang special lugaw na para kay Mr. Carl. Mabilis akong lumapit kay Aidan at inagaw mula rito ang lugaw. Hands off, Aidan! Hindi to para sa'yo! Masama ang tingin na sabi ko pa kay Aidan. What? Kunot noong tanong na Aidan. Iba na lang kainin mo, Aidan. Sige, sibat na ako. Iligo pa ako eh. Sabi ko dito nang initian pa ito bago nagmamadaling lumabas ng kusina dala ang logaw na para kay Mr. Carl. Nang makalabas ako ng kusina, tumuloy ako sa kwarto ni Mr. Carl. Napatigil ako sa may pintuan at napangiti na makita ko na mahimbing pa rin na natutulog si Mr. Carl. Epekto siguro ng sleeping pills na pinainom ko dito kagabi. Ilang segundo ko munang pinagmasdan si Mr. Carl sa may pintuan bago ko to nilapitan. Inilapag ko sa side table nito ang niluto kong lugaw. Kumuha ko ng papel para iwanan nito ng note. Pagkatapos ko magsulat, ay bumaling na ako kay Mr. Carl. Napangiti ako na mapatitig ako sa natutulog niya si Mr. Carl. I realize how lucky I am because I got a very handsome boyfriend. Yumuko ako dito at dahan-dahan kong inilapat ang labi ko sa nakapikit nitong mata. Napangiti na naman ako dahil sa kapilyuhan niya. I love you, Mr. Carl. Bulong ko dito bago ko tumayo ng tuwid at nagsimula ng lumakad palabas ng kwarto nito. Nang malapit na ako sa may pinto, ay muli akong napalingon sa gawin ni Mr. Carl dahil narinig ko na tinawag nitong pangalan ko. Napangiti na lang ako nang makita ko na mahimbing pa rin namang natutulog si Mr. Carl. Si Mr. Carl talaga? Pati sa panaginip nakikita pa rin niya yata ako. Mukhang mahal na mahal talaga ako ni Mr. Carl ah. Haba naman ang hair ko. Natatawang bulong ko sa sarili ko. Matapos kong tingnan si Mr. Carl, ay sinira ko na ang pinto ng kwarto nito at nagmamadaling pumunta sa kwarto ko para maligo. Carl POV. I love you, Stella. I said to her hopelessly. I love you too, Mr. Carl. Nakangiti. Pero malungkot na tugon sa akin ni Stella. Naglakad ako palakit dito pero umurong lamang to. If you really love me, then why are you leaving me? Tanong ko dito sa tanong na nagmamakaawa. I control my tears to fall down, especially when I see her again moving one step backward. Unti-unti na tong lumayo sa akin. Nakita ko na yumuko ito. I feel the pain in her action. And that's make me more sick. Yes, I love you, Mr. Carl. But that I love is not enough for me to stay and accept your condition. I'm sorry. Sabi nito na ikinatulo ng luha ko. I just thought that I already found someone who will accept me whole. But I was wrong again. Mukhang may iwan na naman ako because of my damned condition. Akala ko, you will accept me no matter what. Malungkot na tanong ko dito. She looked at me, and she is teary-eyed now. I feel her sadness. Akala ko rin, Mr. Carl, pero hindi ko pala kaya. She said while crying,
Yumuko ako para atago ang luha ko. "I'm sorry," she whispered. "Don't feel sorry. I understand." Sabi ko dito na tiningnan pa ito. I gave her my fake smile. Nagising ako bigla nang maramdaman ko na may tubig na tumutulo sa mukha ko. I touched my face, and I feel shocked when I found out that the water in my face, it came from my eyes. Did I cry? Bumangon ako mula sa higaan ko at napahawa ko bigla sa ulo ko na makaramdam ako ng kaunting kirot mula roon. Napatingin ako sa side table at napukunot noon na makita ko doon ang isang mangkok ng lugaw na may kasama pang note. Ang una kong tinuhay ang sulat para basahin yon. "Good morning, Mr. Carl. Sorry kung kailangan kong pumasok na maaga. Kainin mong hinanda kong lugaw, ha? Dapat ubusin mo, kundi lagot ka sa akin. XD, and don't forget to take your medicine. I love you, Mr. Carl. No matter what, and without any questions, XD, see you later. Your lovely girlfriend, Stella." I read it silently. I tried reading it again to make sure that I didn't read any mistakes. Napukunot na uwa ko, trying to remember something from what happened last night. Girlfriend? At dito na po nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!